iyo ang Panginoon, makilain ang kanyang halal. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos Borromeo upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaloy ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
aking salita. Sa inyo'y naidamba na, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka din nila at sa gayoy magantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Hindi nagtuturo ang Panginoon sa Ebanghelyo ngayon kung paano tayo mag-organize ng party. Sa unang tingin, parang ito ang dating. Dahil sabi niya, kapag kayo'y may handaan, huwag niyong anyayahan ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, o mayayamang kapitbahay. Pero aminin natin, lahat tayo dito, kapag may salo-salo, ang gusto mo namang makasama kahit papaano ay yung mga kaibigan at kamag-anak mo. Natural lang sa tao, ang gusto niyang makapiling ay yung kasundo niya. Aminin natin, kapag tayo'y dadalo sa isang salo-salo, pagkatapos mong kumuha ng pagkain sa buffet table, maghahanap ka na ng mesa, sang kauupo. Aminin niyo, titignan ninyo kung sino ang mga nakaupo sa mesang iyon. Mamimili ka kung sang kauupo. Aminin natin yon. Pwera na lang talaga kung gutom na gutom ka, wala kang pakialam kung sino ang katabi mo. Pero natural sa atin na gusto nating katabi ay yung kapalagayan natin ng loob, di po ba? Kaya tignan natin sa mas malalim na pakahulugan ang gustong sabihin ng Panginoon. Hindi niya pinagbabawalan na ang isama natin ay yung mga kapalagayang loob natin. Ang gusto niyang puntuhin ay ano bang dahilan kapag tayo'y nagbabahagi ng ating mga blessing sa buhay. Hindi po ba yun naman ang diwa ng mga salo-salo ng ginagawa natin? Kaya tayo naghahanda kasi nagpapasalamat tayo sa pagpapala ng Panginoon at gusto rin natin ibahagi
yung pagpapala galing sa Panginoon. Kaya sa mas malawak na antas, bakit ba tayo nagbabahagi? At dito makatutulong yung unang pagbasa sa sinulat ni San Pablo. Kaya sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Huwag lang kayong gagawa ng mabuti para pasikat ka. Yun ang babantayan natin. Yun yung nais balaan din sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay bagkus magpakumbaba kayo at huwag ipalagay na kayo'y mas mabuti kaysa iba. Yun yung ikalawa. Huwag ka lang gagawa ng isang bagay para magpasikat at pag ginawa mo yun, ang pakiramdam mo at gusto mong ipamukha sa lahat, kita nyo, mas mabait ako, mas galante ako, mas masipag ako, yun ang ikalawang bantayan natin. At sa bandang huli, ang sabi niya ni San Pablo sa unang pagbasa, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Sa makatuwid, kung gagawa ka ng mabuti, kung magbabahagi ka, ito'y dahil sa kapakanan ng iba, hindi para sa sarili mo. Hindi ka gagawa ng mabuti na ang iniisip mo agad, hindi yung binibigay mo, kundi yung maikukubra mo. Hindi yung balik sa iyo ang iniisip mo, kung hindi dahil lamang sa pagmamalasakit mo. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa mas malawak na antas, ang imbitahan mo yung mga mahihirap sa makatulang ibig sabihin niya, ang gawan mo ng mabuti yung mga mahihirap, yung walang igaganti sa'yo, yung talagang nangangailangan ng tulong mo. Dahil baka ang tinutulungan natin ay yung alam natin sa bandang huli, tutulong din sa atin. Yun ang dapat nating bantayan. Sa madaling salita, mga kapatid, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil yun ang mabuting gawin. Ulitin ko po, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil yun ang mabuting dapat gawin. Yun lang ang dahilan kaya tayo gumagawa ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para magpasikat. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para mangutangan ng loob ang iba. Hindi tayo gagawa ng mabuti para sa huli maging mabuti ang lahat para lang sa atin. Di po ba yan ang ipinagdarasal natin ngayon? Sana ang mapili nating pinuno, kaya gagawa ng mabuti dahil yun ang mabuting gawin. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, kukubrahin lahat sa atin ang mabuti nilang ginawa. Babawiin lahat. Kaya huwag tayo pasilaw sa 501,000. Tubong lugaw ho sila dyan. Pag pinabayaan natin at tayo ang luging-lugi, yung 3 taon, 500 piso lang pala ang ipinagpalit natin. Kwentahin nyo po yun. O kahit sabihin nyo 1,000 pa ang binigay, i-divide nyo po yun sa 3 taon. Yun ang tunay nyong natanggap. Kaya sana tayong lahat, hindi lang naman ang mga politiko, kasi tayo rin minsan ganun. Sabi ko nga, umaabot ko pa lang, iniisip mo na kung ano yung ikakabig mo. Hindi yun ang dahilan ng paggawa ng mabuti. Kaya nga, nung nakapako si Jesus sa Sareno sa krus, hindi naman niya inisip kung magbabagong buhay tayo. Kung ang inisip niya,
iyong igaganti natin sa Kanya ay baka hindi po siya umabot sa krus. Kasi alam ko, natitiyak niya, hindi naman tayo lahat magpapasalamat sa Kanya. Hindi tayo lahat gaganti sa kabutiang loob niya, pero ginawa pa rin niya ang lahat. Inalay pa rin niya ang kanyang sarili dahil yun ang mabuting dapat gawin. Kaya't ang tanong ngayong araw na ito, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Dahil ba sa kapalit? Dahil sa pansariling kahilingan o kapakanan? O gumagawa tayo ng mabuti dahil ito ang mabuting dapat talagang gawin? Tumayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Ang ating tugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayang mga tao at mabigyan din sila ng spiritual na pangangalaga, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makinig sa kanila, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yung mga nagtatalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoon Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba-iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana.
Ngayong si San Carlos Borromeo ay aming ginugunita, ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod na po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Carlos Borromeo at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan nang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at patnubayan kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating tunay na gantimpala. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You
my strength. You guide me and embrace me with your love. Jesus, my Savior, my Lord. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari pa kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina, tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to November 28. Para sa karagdagang informasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos Borromeo ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating ngayong ipagdarasal ang ating mga minamahal na yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga yumao na inyong ipinagkatiwalang ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Yamang ngayon ay kapistahan ni San Carlos Borromeo, ang patron ng seminaryo ng Archdiocese ng Maynila,
pagdasal po natin, mas marami pa po ang magpari at tumugon sa panawagan ni Jesus Nazareno. Kami pong mga pari dito ngayon sa Quiapo na naglilingkod sa inyo ay galing sa seminaryo ni San Carlos. Kaya't nawa ang mga pari ay katulad ni San Carlos, hindi ang sarili ang iniisip, kundi kapakanan ng simbahan at lalong ikadadakila ng Diyos. At pagdasal niyo po kaming mga pari na ang aming ginagawa ay dahil sa pagpapakabanal at pagiging tapat namin kay Jesus Nazareno. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ito ang mabuting dapat gawin. Yun lang ang dahilan. Si Jesus Nazareno ang tunay nating gantimpala sa buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kabutihan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, inipinpuno ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniluwalhati na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati na